What's that called? We're gonna eat all that early this morning. You will eat like that? Come here, eat this. Kubs and tea. Why you eat early heavy foods? Oh my God, Angelina. Why are you cooking egg in the morning? In the morning here, we only drink tea. And we eat kubus. Oh my God. Ano? Iniluluto ko ng itlog. Bakit ba? Gusto ko kumain ng kanin. Pakalami na pong babae na to. Pilipino ako. Hindi ako itakain ako ng kanin. Isha. Ibang lahi siya. Ibang gusto niya kung kumain siya ng kubus. Kumain siya. Pakalami ra. Pakalami ra. Talaga. Kapagpati na nga lang. No, it's okay. I don't eat rice in the morning. Tea is enough for me. Video na ipinakita ko sa inyo. Nakalimitan talaga dito sa bansang ito na dito sa Arab country is mostly talaga sa umaga. Italagang tea at kubs lang ang kanilang kinakain. So, contento na sila sa ganung pagkain. So, hindi heavy meals ang kanilang kinakain. Kumpara sa ating mga Pilipino na talagang kailangan natin kumain ng kanin sa umaga, sa tanghali at sa gabi. At dahil minsan nasasanay na rin tayo na makisabay sa kanilang kultura, pero meron pa rin talagang pagkakataon na talagang hinahanap pa rin natin ang pagkain Pilipino. So, ang naandyan, yun na lang talagang kainin natin. So, hindi man natin naranasan, pero ang iba naranasan na kumakain talaga sila ng ganyan, na pagkain, minsan nga, yung pinakain pa nila ng mga kubos is yung pang mga expired na. Yung pang kung alin na expired na, yun pa yung ipinapakain sa mga katulong at sila sabi na, ayan, kainin nyo yan, okay pa yan, gano'n. Pero kung titignan naman ang expired date, i-expired naman ang expired na yung tinapay. Alam nyo guys, hindi lahat ng amo, no, pare-pareho, no, may mga amo talaga na minsan talagang anong ang breakfast at lunch mo magkasama na yan. Diba yan ang katotohanan sa mga domestic helper? Kalimitan talagang ganyan ang nangyayari. Tiis lang, pero habang tumatagal dahil sa araw-araw naman na nila na ginagawa at kinakain. At alam nyo pa ang isa, ha? Akala ninyo siguro kwento-kwento lang, no? Yung ganyan yung nangyayari, no? Na may mga amo na hindi nila nilalak yung mga refrigerator nila. Guys, ni totoo yun. Nilalak nila. Mm-mm. Nagbe-breakfast ako ngayon. Kain tayo. Itlog. Sinapay. Kanina kumakain ako ng kanin. Sabi ko, naisip ko yung kanin. Tira ko na lang sa alaga ko. Yung mga alaga ko kumakain na sa kanin sila. Kapag wala ang pusa, maglalagala ang daga. Yan. Ganun yan tayo guys. Ganun yan ang mga domestic health workers. Kapag wala ang mga amo, sinasamantala yung pagkakataon. Lahat ng pagkakataon sinasamantala. Sinasamantala makapag-Facebook, sinasamantala kumain, sinasamantala makapag-tilibabad. Yan. Ganyan ang ginagawa ng mga domestic health workers. Which is, bakit ba, di ba? Ayun ang kalayaan namin. Ikaw nga, try mo, be. Try mo magdukdok sa harapan ng amo mo. Try mo tumawag mag-video call dyan sa amo mo. Try mo kayang kumain ng masasarap na pagkain sa harapan ng amo mo. Kaya mong gawin yan. Be, challenge kita gawin mo yan. Hindi mo kayang gawin yan. So, kailangan magagawa lang natin yung mga bagay-bagay na ganyan kapag wala yung mga amo natin. Di ba? Kapag wala sila, tayo mo ng amo. Ganun lang yun, guys. So, guys, sana nagustuhan niyo yung video na nakita niyo ngayong araw na to, guys. So, adjust lang ang susi dyan sa ating mga OFW na mga baguhan dyan. So, sa mga bago pala mag-abroad dyan, guys, kaya ang susi lang dyan talaga para makapag matanggap mo yung kultura nila. Ito, kailangan matutunan mong mahalin yung kanilang kultura, paunti-unti, mag-adjust unti-unti, ganun lang yun. So, sana nakatulong ako sa videos na to, guys. And sana nagustuhan niyo. Hit the likes and so sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo sa channel ko. So, guys, tara, kain na tayo. Magtulog pa ang mga alaga. Bye!